Hello, welcome back to my channel mga kagri, no? Ngayon, may share ako sa inyo mga kagri kung bakit masasabi natin yung iba, bakit mabilis lumalaki yung baboy ay ito mga kagri, ipapakita ko sa inyo kung ano, ito. Ito yung baboy ko mga kagri, no? Yan. Ang edad pala nito ay 2 buwan. Yan. Ito 2 buwan na ito, itong baboy na to, 2 buwan at 6 na araw, parang ganoon, o 7 araw. Yan. Ito mga kaagri, may share ko lang sa inyo mga kaagri, bakit pala may mga baboy na bilis mabilis lumaki at may mga baboy na hindi gadang mabilis lumaki. Ito mga kaagri, may 6 ako na alagang baboy, no? Ito, sa grupo na to. Ito ay, itong 4 na to, ito, at saka yan, at saka ito, at saka ito, magkakapatid ito. Anak ito ng ating inahin doon na si Blissy, yon. Tapos ito mga kaagri, nabili natin to ng 3,000, yung 2 na yan, magkakapatid yan. Bali, halos magkasabay lang to pagwalay mga kaagri. Halos lang to magkasabay pagwalay nila. Ayan. Halos magkasing edad lang ito. Pero, bakit, pansinin nyo mga kaagri, bakit ang laki nito, yung 2 na to, yan, at saka yung sa alaga ko, yung dito sa anak talaga sa akin. Mas malaki itong 2 na to. Yan. Una pa mga kaagri na pansin ko at base sa research ko ay depende rin talaga una mga kaagri una kong tip ay depende rin talaga sa lahi. Lahi ng baboy. Kasi ito ay lahi ito ng large white at pitrin. Yan itong 2 na to. Ito naman sa akin mga kaagri, ang mama naman niya yung si Blissy ay pure Dorox at yung braco naman ito ay 50% Dorox at 50% Landrace. Yan. Ito magkakapatid to. Yan. Itim at saka yung ganyan. Yan. At saka ito. Yung 4 yan magkakapatid. Ay naulit ko mga kaagri. Itong 2 na to, ang mama nito ay large white. At ang papa naman nito mga kaagri, yung barako ay pitrin. Ito sa akin, ang mama naman niya ay Dorox. At ang papa naman niya ay half Dorox at half Landrace. Napansin ko mga kaagri, dito sa 6 ko na alaga, pareho yung treatment nila. Parehas yung edad. Pero napansin ko mga kaagri na pagbili ko nito ay sobrang liit yung 2 na yan. Malalaki pa tong mga biik ko. Pero napansin nyo mga kaagri ang bilis lumaki. Yan. Kaya isa din pala mga kaagri na kaya pala makita natin na bakit mabilis lumaki yung mga baboy nila. Dahil din pala yan sa genetic nila or ano yung breed na ginamit mo. Ano yung breeding na, ano yung lahi ng baboy na ginamit mo. Yan. Ang laki nilang lalaki kaysa dito sa alaga ko. Yan. Kaysa dito sa anak ng Dorox natin. Yan mga kaagri, ang lalakad. Yan. Kaya kayo mga kaagri ay may advice ko lang dito sa vlog na to. Para iwas logi mga kaagri at hindi kayo malulogi sa pagkain. Mag-aalaga na kayo ng high quality na baboy o hybrid. Yan, lahi na baboy. Kasi dito sa akin mga kaagri, na plano ko dito ay magpapalit ako ng mga inahin. Yan, palitan ko yung inahin na yan para makakita tayo ng magagandang mga biik. Kaya para hindi kayo malulugi mga kaagri, mag-alaga na tayo ng hybrid na baboy para hindi tayo malugi sa pagkain dahil sa panahon ngayon, ang mahal ng pagkain ng baboy. Pero dito sa akin naman mga kaagri, sa 2 buwan na to, siguro yun, mga 60 kilos na yun. At ito mga 50 mahigit, or ito yung mga alaga ko nasa mga, itong 2 maliit na to, yan, nasa mga 40, 45. Ito nasa mga, yun, 2 na yun, nasa mga 50. Ayun, mga halos 60 na to mga kaagri kasi ang kapal ang likod, no? Yan. Ito mga kaagri, no? Yun na sinabi ko na, para iwas lugi tayo at para makakita tayo ng quality na baboy, mag-alaga din tayo ng quality na biik or quality na inahin. Huwag natin tipirin ang ating materialis mga kaagri, lalo na pagdating sa inahin. Ngayon kasi mga kaagri, noon, akala ko ay okay lang na kahit ano, malaki. Malaki naman yung inahin, pero titingnan mo pala talaga yung lahi ng baboy o yung genetic nila. Kaya para iwas tayo sa lugi. Yan. Kaya dito sa akin mga kaagri, plano ko sa susunod, kung mag-aalaga pa ako ng inahin o gagawin kong inahin ay yung hybrid na para iwas lugi. Kasi pagkakaalam ko mga kaagri sa hybrid ay kunti lang yung hindi gaanong kunti lang yung feeds na kinakain pero
mataas yung average diligin nila, yung mataas yung mataas yung ano nila makagre, yung paglaki nila bawat araw. Ayan. Napansin mo yan sa alaga natin? Ah, ito pala mga kagre, ah, maibinta natin to sa siguro sa katapusan ng April na tong taon na to. Ayun lang mga kagre, no? Hope may natutunan kayo sa aking vlog kahit kahit konti lang. Hope mga kagre, subaybayan yung aking YouTube channel, Marlon Agri Vlogs. Maraming salamat sa inyo mga kagre. Thank you and bye-bye.